Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote, pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga haing dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikatlong linggo ng Oktubre taon-taon ay World Mission Sunday. Sa linggong itong pinapaalaala sa lahat ng mga binyagan sa buong mundo ang tawag sa atin na maging misyonero. Dahil sa tayo ay nakatanggap na magandang balita, dapat natin itong ipalaganap sa lahat ng tao. Kahit na 2,000 taon na ang pananampalatayang Kristiyano, sa buong mundo ngayon, 2 pa lang sa bawat 7 tao sa mundo ang Kristiyano. Marami pa ang dapat abutin. Kaya tayong lahat ay magtulong-tulong sa gawain ng pagpapalaganap na magandang balita. Ang ilan ay tinatawag na maging misyonero. Ang marami ay maaaring magbigay ng suporta sa kanila sa material na pangangailangan nila. At ang lahat ay maaaring ipagdasal ang paglawak ng pagkilala kay Kristo. Sana ngayong araw makaambag tayo kahit na sa ating material na bagay o sa ating panalangin para sa gawain ng pagmimisyon. Sa liham sa mga taga-Ebreyo, tinatalakay ang pagiging dakilang saserdote ni Jesus. Ano bang gawain ng dakilang saserdote o ng pari? Siya ay pinili mula sa mga tao at itinalaga na maghandog sa Diyos ng mga hain para sa kasalanan ng mga tao. Ang pari ang tagapag-alay ng sakripisyo. Sa lumang tipan, ang sakripisyo ay mga hayop na hinahandog at sinusunog. Ginagawa ito ng mga dakilang saserdote para sa kanilang sarili dahil sila mismo ay mahihina at nagkakasala. Kaya ang handog nila ay para sa kanilang mga kasalanan at sa kasalanan ng bayan. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote o dakilang pari ay hindi kinakamtan dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya. Gayon ang nangyari kay Aaron. Hindi naman siya ang nag-volunteer na maging saserdote. Pinili siya ng Diyos, gayon din si Kristo. Siya ay itinalaga ng Diyos na maging anak ng Diyos at maging saserdote ayon sa banal na kasulatan na nagsabi na ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek.
Si Kristo ang dakilang saserdote natin. Pero kakaiba ang kanyang pagkasaserdote. Ang kanyang handog ay hindi hain ng mga hayop, kundi ang kanyang sarili mismo. Kaya siya na ang naghandog, siya pa rin ang handog. Ang paghahandog niya ay hindi para sa kanyang kasalanan. Alam ni Jesus ang kahinaan natin bilang mga tao, kasi tao din siya. Pero dahil sa wala siyang kasalanan, ang handog niya ay para sa kapatawaran ng ating kasalanan at hindi para sa kanya. Kaya mabisa ang kanyang handog. Lahat tayong mga binyagan ay nakikiisa sa pagkakristo ni Jesus. Kaya nakikiisa tayo sa kanyang pagiging pari, hari at propeta. Dahil sa nakikiisa tayo sa kanyang pagpapari, nakakapag-alay tayo sa Diyos sa kapagpapabanal ng mundo. Ginagawa natin ito sa pakikiisa natin sa pag-aalay sa banal na misa. Pinamumunuan tayo rito ng mga pari natin sa kanilang sapagkat ang kanilang priesthood ay ministerial priesthood upang paglingkuran ang royal priesthood ng lahat ng binyagan. Sana maging conscious tayo na tayo ay pari rin na nag-aalay at nagpapabanal ng mundo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.